What's up sa inyo mga taong grasa? Vios. Vios ba ito? Kung tawagin na yung Superman, no? Nag-overheat daw. Gawin natin. Kalikutin natin. Let's go! Okay, these models, wala na tong temperature gauge, okay? Wala na silang mga ganun. Yung mga Vios na ganito, iilaw na lang sila pag nag-overheat ka na. Galing, no? So, siya, naglagay siya ng manual gauge, pero hindi naman calibrated. So, pupunta tayo sa OBD, mag-scan tayo, check natin ang live data. Kasi, dito nakalagay kung ano ang totoong reading. Yun yung binabasa nung sensor, okay? Ang sabi nung client, bigla na lang daw siya nag-overheat kahapon. Itong sasakyan po na ito, kung gusto ko lang sanang sabihin na hindi naman siya birit, binibirit. Hindi naman siya ano, normal use lang naman to. Hindi naman to pinang-re-racing talaga. Or performance something, kung ano. Pero tignan natin kung bakit siya nag-overheat. So, wala siyang, kung makikita nyo sa gauge ng Vios, wala po yan temperature gauge. Okay? Ang makikita nyo lang po dyan is fuel. Okay? Mileage. Okay. So, magla-live data tayo. Na-hook up ko na yung cable ng OBD dito sa sasakyan. Check natin. So, meron na tayong gauge. Okay? Meron na tayong gauge para sa kanya. Makikita na natin, malalaman natin kung nag-overheat ba siya. And then, ako, ang ginagawa ko personally para sa ganito, pinapatay ko yung aircon. Kasi tingnan natin kung hindi naka-aircon, hindi kasi gagana yung fan. So, tingnan natin yung normal operation niya nang hindi naka-aircon. Painitin natin, di ba? So, paandarin mo yan, okay lang yan. Ang engine kasi, once na naka-idle yan, mas mainit yan. Kumpara mo sa habang umaandar ka. Kasi yan, walang blast of air na lumalapit sa makina. Tsaka dun sa radiator. So, yan, naka-steady yan. Kaya nga sa traffic, lagi nag-overheat. Mas naka-steady yan, mas mainit ang makina. So, yan yung pinaka-stress test ko para sa kanya. Nakapatay yung aircon para hindi gumana yung fan. Tingnan natin kung magiging normal yung ano niya, yung operation ng fan niya. And then, tawag dito, tingnan na rin natin yung lakas ng fan. May tatagas bang tubig? Yung dama natin sa taas na hose tsaka sa upper hose, tingnan natin kung gumagana ba, nagsicirculate ba yung tubig. Let's go. So, ano lang, masabi ko lang, no, ang engine, ang normal temperature niyan, 75 to 105 degrees Celsius. Okay? Yan ang normal temperature niyan. Okay? 75 to 105. So far, nasa maximum na tayo, 105. Dapat niyan, gumagana na yung fan niyan, and magko-cool down. Okay? Tignan natin sa makina kung gumagana ba. Gumagana naman. Init ito ng 2 times dito sa lower, no? Yun ang napapansin ko. Ayun ang lamig, eh. So, mainit. Sobra, sobra na init nito. Ito,
kasi hindi pa ganong kainit. Malamig pa, din na mo, kaya ko pangawakan ng matagal. Pero ito, talaga mainit. Pwede ka na magpulalo rito eh. Tapos yung pan, hindi namamatay. Kanina pa yan. Dapat sandali lang rin yan eh. Although na may maintain naman niya yung 105, pero dapat bumaba yan eh. Okay? Tapos yung fan, kanina pa umaandar eh. Mga kaibigan, mga taong grasa, 105 degrees pa rin siya. Gumagana yung fan. So ibig sabihin, pilit niyang pinabababa yung temperatura ng sasakyan, yung water temperature. Okay? Most likely, ayan, pagka pinaandar mo yan, gumana yung fan, ibig sabihin, umabot na siya dun sa temperature na dapat ipalamigin na siya. Naintindihan? Hindi. Joke lang. So, once na gumana yung fan, ibig sabihin nun, yun na yung peak na dapat ipalamigin na ni fan yung cooling system nung ano, yung tubig, I mean. Pinalpalamigin yung cooling system. Parang tanga. Anyway, and sandali lang yun halos. It will last around, matagal na siguro yung 5 minutes kasi mapapalamig niya dapat yan. And bababa dapat yung temperature. Pero ito, nasa 105 pa rin habang nag-uusap tayo. May isang minuto na, 105 pa rin. Hindi namamatay yung fan kasi nare-reach niya pa rin yung pinakamainit na point ng makina. Well, dapat bumaba na yan eh. Kasi pag bumaba ang temperature, dapat mamamatay din yung fan. Okay? So yun yun. Kaya nga may temperature sensor. Pag bumaba yung temperature ng tubig, lumamig, ibig sabihin nun, okay na si fan, magpapahinga na siya. Okay? Para hindi siya masira kagad, mapoprolong yung buhay niya. And one more thing. Kanina hinawakan ko sa taas, mainit, doble dun sa baba. Bakit? Hindi ba umiikot yung tubig? Malamang. Anong rason? Barado ba radiator? Pwede. Pero, sa case nito, mileage nito is 81,000. No? Sa case nito, kalilinis lang ng radiator nito. Okay? Now, yung temperature reading na nandito, nagsesend yan doon sa taas. Nandun yung sensor niyan sa cylinder head. Nandun yung, I mean, nandoon yung reading. Okay? Wala doon sa baba. Okay? And then, yung thermostat niya, ayan na naman tayo sa thermostat. Mahaba-habang usapan yan. Yung thermostat nasa baba. Okay? So, sa tingin ko, hindi nagbubukas yung thermostat. Mainit na, ayaw pang bumukas. Thermostat might be stuck. So, babaklasin ko yung thermostat. Titignan natin kung itetest natin manually. Okay? Kung kailan siya bubukas, kailan siya sasara. Let's go. Nabaklas na natin yung thermostat. Kung makikita ninyo, yan ang nakita ko sa kanya. Ayan o, butas. Alam ko rito, sarado eh. Ayan. Okay. Kung makikita nyo nakalagay dyan, 82 degrees Celsius. O, kung masyado maliwanag eh. Ayan, 82 degrees Celsius. Yan yung opening niya. Tapos, kita mo butas. Ayan o. Dito may hole. So, ibig sabihin, lumulusot yung tubig. So, hindi siya napapainit ng husto.
Okay? Kung hindi uminit ng husto, edi baliwala rin yung trabaho natin. Diba? Trabaho nga niyan, pag uminit ng husto yan, saka siya magbubukas ng malaki. Visual inspection pa lang, bagsak na. Kung makikita mo, diba? Ibig sabihin, nakakalusot yung tubig. So, no good din siya. Pero, ganun pa man, testingin pa rin natin siya. So, habang nagpapainit ako ng tubig, tignan nyo yung bago sa luma. Ito yung bago. Makikita nyo, bilog na bilog yung goma. Ito, kung makikita mo, may pat lang. Okay? So, hindi ka nga hindi ka makakapagpainit ng tubig ng maayos. Okay? Huwag na tayong pumunta doon sa usapan na na tinatanggal yung thermostat. Huwag natin pag-usapan yun. Pero, ito yung bago. Kita nyo, rubber sealed, maayos. Ito, kita nyo naman. So, ito yung setup na gagawin ko. Meron tayong manual temperature gauge. Degrees Fahrenheit nga lang siya. Nakita nyo, letter F. Kung kakalculate mo naman yun pa rin yung 105 degrees na sinasabi ko kanina, Celsius, yan pa rin sa gitna yun. And, ito yung temperature sending niya. Pag uminit na yung tubig, nalagay natin to thermostat. Ito. Pag nagbukas yung thermostat, makikita natin kung anong degrees magbubukas. So, ibig sabihin nun kung okay o hindi. Ganun din, para din sa bago, kasi kailangan natin i-test bago natin ikabit kung gumagana ba o hindi. Para hindi sayang yung gawa. Okay. So, simulan natin ng pageant. Contestant number 1, ang galing pa ng Thailand. Okay. Ito na ang ating mainit na tubig. Nakakulo-kulo pa. Tignan nyo yung gauge, ha? Dapat umabot ng gitna. Pag umabot ng gitna, yan. Titignan natin kung bukas yung thermostat. Dapat bukas na yan, eh. Okay, bumukas. Pero maliit lang. Riko, putangin na mo. Ayan o. Kung makikita nyo, bumukas. Ayan o. Pero maliit. See? Riko. Okay? Halos hindi nga eh. Ayan, overheat na yan. Kita nyo yung gauge, overheat na yan. Pero dapat to, bumukas na ng husto ito. Wala, konti lang. Ayan o, bumukas. Pero konti lang. Aray ko, putang ina. Aray ko. Ayan o, kung nakikita nyo yung air gap, bumukas naman. Kaso, kakaunti lang. Ah. Okay. So, bumukas siya, pero maliit. Tignan nyo, mabilis din siyang bumaba. Okay. Itong contestant number 2 natin, nanggaling pa naman sa bansang Japan. So, titignan natin ang kanyang kakayahan, mga kaibigan. Ano yung putang ina mo? Papabuti natin ang gitna yung gauge, ha? Pero may nakikita na akong ipis, you know, kita mo yun. Ipis siya. So, pabuti na natin ng 200. Okay, mabot na ng gitna. Tignan natin ang kanyang operasyon, kung paano siya nagbukas. Oh, bukas na bukas, ah. Yan, oh. Kita nyo? Bukas na bukas po, aray ko.
Ayan, bukas na bukas po, di ba? Ano po? So, kung makikita nyo, bukas na bukas yan. Yan ang good thermostat. So, that's how you test it. Nakita nyo naman yung comparison, di ba? Sige na, tangin na, init dito eh. Pati electric pan eh. So, kakabit na natin yung thermostat na nagwagi si Miss Japan. Okay. Tapos ito, babalik lang natin yung goma ng thermostat. Balik natin doon. So okay na, napuno na natin yung tubig. Kaibigan, huwag ka matriggered kung ba't tubig yung nilagay ko. First of all, start ko muna, init eh. First of all, para kasi yon sa, tawag dito, para kung meron man akong makitang leaks, edi hindi na sayang yung coolant na nilagay natin. So, pwede naman natin lagyan ng coolant eh, after na matapos yung trabaho eh. At least kampante tayo, tsaka wala tayong nasayang na ano, wala tayong nasayang na coolant. So, kaya nilagay ko tubig lang muna. Ngayon, obserbahan natin yung temperature niya. Kung ganun pa rin ba, kaya kanina, di ba ang tagal niyang ano, tagal ng pan, hindi naman bumababa yung mainit na tubig. So, one reason din kung bakit may thermostat tayo is yung mainit na tubig, pag na-reach na niya yung tamang init na tubig, eh, saka siya magbubukas. Mas marami siya ngayong mapapalamig na tubig. Okay? Yung nakastock na tubig doon sa radiator na hindi pumapasok sa engine, yun yung malamig na tubig. Now, kung, kasi nga, yung thermostat natin kanina, di ba, sira. So ngayon, maganda na yung thermostat natin, na-test naman na natin. Tignan natin yung operation niya. One more thing, kung sasabihin ng tech mo na tanggalin na natin yung thermostat, mahabang usapin kasi yan. Ang point of view ko dyan, yung mga sinaunang mekaniko, talaga tinatanggal nila yan. Ang reason nila kasi, tropical country, hindi naman. So, yung mga kotse na, ay, yung mga owner type jeep, na may sariling fan blade, alam mo yon, yung mga nakarekta sa fan belt yung fan nila, yan ang kadalasan na kahit hindi, yung mga decarburador, yan ang kadalasan na nagtatanggal sila ng thermostat. Reason behind that is hindi na kailangan lagi ng makina eh malamig na tubig, parang normal temperature naman, okay? Ngayon, itong mga ito, itong mga BIOS, I mean yung mga decomputer box na nasa sakyan, ano po yan eh? Everything is been sent or been sent by signal. So, kung mali yung reading, tinanggal mo yung thermostat, edi ibig sabihin yan,
tuloy-tuloy pa rin yung mainit na tubig. Hindi nyo naman napapalamig yan basta-basta kasi kung mapapansin mo, yung mga radiator ngayon, maninipis na lang yan. Plastic na nga eh, di ba? So, yung operation nung paglamig tsaka yung pagpainit ng tubig, hindi normal kasi wala yung thermostat. So, hindi siya nakakapag-operate ng tama. So, lagi kagaya nyan. Example lang, eto, sira yung thermostat. What if wala yung thermostat? Oo, umiikot. Pero yung operation nung fan mo, tuloy-tuloy. Magsisend siya ng signal doon sa computer box na mainit pa rin ako. And then, alam mo yon, yung hindi tama eh, hindi correct eh. So, doon tayo sa period correct. Tignan natin kung ano mangyayari. So, ito na po, umaandar na. Pinaandar na natin. Kinaiinit na lang yan. Check natin to. Mainit-init na. Tapos, damay natin sa baba. Mainit. Uy, mainit na rin po. Pantay po sila. Okay. Anytime now, under na yung fan na yan. Tignan natin yung live data kung ilan yung temperature niya ngayon. Parang ganun. Yeah. Parang baka doon nga niya dinadala yun. 91. Dinadala yung pyesa, yung makina. Oo, sa... Pyesa, ang makina. Pyesa nga. Yung mga bisita pala tayo rito. Ay, yung makina. Nagdadala yung ano. Sa kanya, doon din. Ayan, so gumana po yan ha. Tingnan nyo, sandali lang, mag-off na yan. O, oh, diba? So, nag-operate siya ng coolant temperature niya is 90 degrees. O, oh, 91. Kanina, nandun po tayo sa ano, andun tayo sa tawag ito. Ayan o, 91 degrees lang po yan. Kanina umabot tayo ng 105, di ba? O. 92. Ayan yung reading niya o. Okay. So mga taong grasa, medyo matagal ka na kasi siyang uminit. Ganyan. Naramdaman ko na naman gumana yung fan. Hindi kagaya kanina tuloy-tuloy. Subukan nating tiyagain na panoorin yung kung gaano siya kabilis at gaano siya katagal. Hindi ko i-hyperlapse actual time, okay? Yan, naka-wide yan. So, 92. Gawin natin tong numbers. Yan, 93. Okay? 93, tapos sa yun yung fan. Tawa natin yung fan. Okay, so 96 degrees, yan, 96 ha, degrees Celsius, umiikot yung fan, ayan po, umiikot o. Magay ko yung daliri ko, wag na, sakit yan. Okay, and then, nung 93 na, nakababa, ayan o, naging 92. Bumaba na, naging 91. Ibig sabihin na palamig na niya. So okay na po yan, kanina 105 yan, tuloy-tuloy yung fan eh. Ngayon hindi na. So, okay na. Road test na tayo. Teka lang, atras ako. So, yun. No? Nakita nyo kung paano yung normal operation ng fan. Tapos yung normal operation ng ano, ng normal operation ng thermostat. Diba? 90 degrees, nag-o-open na siya. 92, ganyan. So, pag-open na nung
nung thermostat, pasok na yung mainit na tubig, palalamigin ulit. So, pangkat-pangkat po yung tubig na pinaiinit at pinalalamig. Umiinit pala, sorry, at lumalamig. So, in that way, kayang-kaya ng radiator, matawag dito, kayang-kaya niyang ma-accommodate lahat ng maiinit na tubig to convert into cold water na magagamit ng ating makina para hindi tayo mag-overheat. Okay? Sana malinawan po kayo sa usaping thermostat na yan, dahil lahat ng forum na lang ng automotive, tawag dito, lagi pong may ganyan, no? Tatanggalin daw yung thermostat, ganun, mali ho yun, mali. Para sa akin, personally, mali. Siguro sa mga old school yan, mga jeep, wala naman thermostat na yan eh. Pero nakikita nyo, bukas lagi radiator, naglalagay ng tubig. Para sa mga kotseng ganito, huwag mo nang pakilaman yan, kaibigan, no? Okay na yung meron talagang thermostat, at hindi tayo, wala tayong degree na engineer, automotive engineer, para gawin natin yan. Dinesign po yan talaga para dyan, at yan ang talagang gamit nila. Kung sabihin natin tinanggal natin yung thermostat, ang rason na tuloy-tuloy yung tubig na napapalamig, hindi rin po eh. So kung tuloy-tuloy yung tubig na uminit lahat yun, sabihin mong 100 degrees lahat yun, mainit yun, hinihikap pa ako. So mainit po lahat yun. Kung mainit lahat ng tubig na iyon, at what you call this, mainit lahat ng tubig na iyon, ang hirap din palamigin nun kasi madami. Mamili ka, yung isang buuhan o yung by schedule. Parang kumukuha ka ng passport, tawag ka muna, by schedule ka. So lahat kayo na-accommodate o lahat kayo dadagsa doon. Yun ang ganun ang kasimple yung explanation para sa thermostat. So nag-road test ako at okay na, malamig yung aircon kasi meron din yung kinalaman. Iba namang subject na yon, okay? Pero hindi na siya umaabot ng temperature niya is 100 plus. Kagaya ng sinabi ko po kanina, tignan nyo po, 88 lang, okay? Yung reading niya. Sabi ko po kanina, ang sasakyan, habang umaandar yan, mas lalong lumalamig kasi may blast of air. Pagka wala, naka-steady lang yung sasakyan, o most likely traffic, yun po yung time na mas mainit sila. Sana naintindihan nyo. Medyo magulo akong magpaliwanag, pero mukha namang maiintindihan. Hanggang dito na lang, mga taong grasa. Shout out sa independent Camry enthusiast, number one. Yan ang mga dapat mong pinupunta ang car groups, Brad. May mga founder, pero lahat kayo, wala kaming presidente, walang presidente, di ba? Lahat okay, pantay-pantay. Hanggang dito na lang, mga taong grasa. Woo! Goodbye! Mga pala, ito sasakyan to, shout out sa may-ari ng Cardo Dalisay namin, Sir RG Buktuan, shout out po sa inyo. Ganda no? Oh, ha? Bios lang daw. Pero marami pang ano to eh. Diba? Walang overheat, walang pressure, walang ka-pressure. See?